sweetheart. Hey, good afternoon. Today is baby's first checkup. It's been 2 weeks na. So we're going to see her doctor later. The next day. Good afternoon, mga sweetheart. Friday today. Yeah. So essentially, our vlog yesterday was very short. Yesterday was baby's first checkup. Hello. And today, we are fetching Lem, Kuya Lem. Kay tired kay si Lulu. And si Daddy to ah. Siya ang nagkuha kang Lem. Baby is now 18 days old. And look at her. Ayan. So, sir, look. Smile, yes, my baby. Good thing. So yung nag-out si Daddy from work today. And so para masundo na mo sila. By the way, super thank you sa mga nag-watch atong last video. Sa atong last video. Last vlog. Actually. Don't forget to subscribe, please. Si baby, mag 1 month na siya. This March 10. And yesterday, according to her pedia, she's doing well. She weighs 4.2 kilos now. When she came out, she was, she weighs 3 point something kilos. Asa 7.4 pounds. And naging plus si baby, no? Also taking her vitamins now. And her AL give me doc sa iyo ha. So her next checkup will be on April 10. Pag 2 months na siya. Para sa iyo hang immunization. Nasunod lang na nag-ready. Hello, my baby! Hello. Hello. How's school? Okay. How was your assignment? Okay, Ra. Good? Yes. Good luck to you. What did you eat for snack? Anya, baby. Chucky. Chucky? Why Chucky? What did you eat? Di ba dili ko yung chocolate, Dad? Yeah. Chocolate drink? Mm-hmm. Di ba si always nag-remind si mami, anak? Hindi, nag-remind si mami. Di ba, Dad? Ako ba ka dumo? Ako ba? Ako. Ha? Ba, say hi to the vlog. Hi. Mami, isiting ka. Again, thank you so much sa sa mga nag-watch sa last vlog. King losing us out. First time ever to siya. Mga pila to ka views, Dad? Hello, baby. Almost 700 views. The break kita mo sa baby's camera, Dad. I know nga. No, layo pa kayo siya sa Tinoon. But we are very happy kami. Actually, ni Daddy, we are very happy. Knowing nga, the kanag. Watch. Sorry sa outfit. Mami na mami. So, i-ani na ni Amo. Mani na siya ang akong outfit. Comfy outfit. Pag ma-change na po ni pag work na. Okay. Very easy naman no, ang kanang loose na shirt. I'm wearing Lem's shirt. Kay big one sa ko. Loose and very one, very comfortable to wear. Or I cannot wear my shirts pa. Kay
medyo one. Hindi siya medyo both gid siya. Maybe ang nakapag-uat og ayo kang mami. Kuya Lance weighs 7.8 pounds before. And then Kuya Lem is 8.9 and baby Kate is 7.4. By the way, for those who are asking about my birth story, maybe next vlog, separate vlog to na to siya, no? I will tell you what really happened, why I gave birth at 36 weeks. So, actually, when I gave birth, that was February 10. Ika 36th week pa to siya, actually. Katong a day. That day. Yun. Nag-stay si baby one day sa hospital. So, una ako na-discharge. 13. February 13. Naka-discharge na ko. And then si baby kay February 14 na. Siya na out. Kay observe pa kay her blood was checked. Kay she turned yellow on the day nga mag-discharge no tami. And her pedia wants to make sure nga okay si baby, especially nga kulang pa siya sa weeks. Good thing kay the same mini baby og batay. Oh, si daddy is pareha sila ni Kuya Lance and Kuya Lem. Si baby is the same with mine. Dalang kayo mga students dyan eh. Kay buwan na. Pagawas na ang mga students. We are going to the market. So, Robinsons na lang ni mag grocery ano magbuy lang ang kuan mga veggies si daddy na lang ang manao kay kuan isip tayo na ang si baby saba kayo ang kuan nilem nag watch magod siya og ganang cartoons and then nakasleep siya akong hair kay need na jud ka ng kuan treatment ipakat man ta na ko mga 1 month na si baby or for now lisod kayo wala mi yaya ahirapan kayo eh. Mulakaw ko eh wala yung magbantay kay baby wala yung magkukus kay baby as in I'm liking my face no naroon pa na ako na-appreciate kay ever since I got pregnant I didn't use mga toners or skincare routine ako nag-stop ko ato when I was pregnant I just use Human Nature na facial wash katong tomato. So, mara to siya akong use. Aha! Woo! And now, until now, wala pa ko gigamit niya. Until now, I'm not using anything sa akong skincare. Kaya I'm... So, para iwas kuan. Para iwas mag-allergy si baby. By the way, nag-mix feeding ko kay baby, so breastfeed and formula milk. Kay hapit na pud ko magkuan. Hapit na ko mag back to work. Ang problem lang ako na kuan is kaning dry kay akong lips. As well as my skin dry kaayo siya. So I'm using Cetaphil body wash for baby man unta ko siya no, para ka baby nagbuy ni ato when I was pregnant pa. Ato nagbuy ni ato ang baby wash. Pero wala lang di pa use sa iyang when I gave birth. Wala gi pa use sa iyang pedia. So naglakas si
baby wash lang ang pag-use sa iya ha. Ano, para iwas ako, dili lang sa mag-moisturizer. Kay, ang Cetaphil is moisturizing, magod kayo siya. So just in case, basi na siya allergy, just like sa kuha, dali na ko mag-allergy. So kato para safe, so kato lang sa siyang lactacid ang ipa-use ko para ka baby. Kuya Leon is sleeping as well as among baby. Gusto na ko mag-film morning routine or daily routine, but then pahirapan kayo kay as in whole day nag-sleep siya. And then pag starting 12 a.m. until morning, mga siguro mga before 8 awake si baby. So from 8 a.m. until na po midnight nag-sleep siya. Ang problem is, although nag-sleep siya, from time to time gusto niya na ma-hear niya akong voice or kana ma-feel niya na I'm right beside her. And then also, I need to sleep as well. Kay, siyempre, pa-sleep na ako si daddy, anang gabi eh. Anang kuan, or I can sleep food until mga before mag-midnight na. So, si daddy, pa-sleep ko na niya. Although, kuan pa siya from work, no? He's so tired. Kay, off niya is 5 p.m. And then, supposedly, na siya work from 8 p.m. to 4 a.m. Since naa si baby, and then medyo lisod pa kaayo sa ako, ano, lisod kaayo mag kuan nga ako on my own lang. So, nag-break sa si daddy from that work. Ano, di pa break muna na ako si daddy sa work, ano niya. Kay, it's so hard. Dili pwede magkasakit, no? Bawal pagkasakit. I cannot fully sleep knowing ang mga bata, they need to be taken care of. Okay, they have different needs. Ang mga kuya as well as si baby, they have different needs. So, I need to monitor kuya, of course, sa ilahang mga assignments. I need to update kung sa na ilahang mga activities sa school. Ano. So, konting-konting nap lang dyan, as in makasleep lang if ever dili kasi sila they're not too busy sa school. Just like for example today, so Friday, so tomorrow is okay. Since tomorrow is Saturday, we can do their assignment. They have no assignment on Friday man good sa school nila, basta Friday they have no assignment. Confident kaayo, ano? So I'm confident na makasleep ko later pag uli na mo sa balay. And then pag 12 midnight down to sa morning, si daddy pa sleep na po na ako na siya anak. Kay he has to work at he has work by 7 a.m. so before 7 a.m. gising na si daddy to help me and mamila prepare na po when they go to school, si Kuya Lance and Kuya Lem. So it's really very hard. She's a teenager, grade schooler, and then naka-infant. It's so hard talaga. But I know, eventually, everything will be good. Especially if si baby may bigger na. And summer is coming na po. So, maka-rest na sa 2 busy days. Kay kids will stay at home. Although I have to work at that time na. My reinstatement will be on April 27. But since it's summer vacation, wouldn't be too busy at that time po. Nagkita na ko si daddy na dito. Nagbuhay siya og ganang kuan. Nagbuhay si daddy og mga detergent. So by the way, sa clothes ni baby, for her clothes, I use Human Nature detergent soap. Ito siya. I do not use mga regular soaps or I do not use regular detergents.
So lahi ang detergent for our clothes, lahi po kay baby. Eh syempre, delicate pa kayo ang ilang skin. Wala na ako na-imagine. Wala na ako na-imagine nung ani nga life again. Okay, especially nga ang mga kuya big na kaayo sila. Kuya Lance is 16 years old and Lem is 11 years old. And now we have an infant. Ang age gap nila, grabe ang layo. But we are very grateful because we have our little princess. Pag mag-eat me, this time, nanana si baby, dili lang yung maka-eat nga. As in, sabay-sabay, no? Ako, si kami, ako, si daddy, si mga kids. Na. So, so hard na. Medyo masabay na mo is si Lem. Pwede na mo isabay si Lem when eating. But si kuya, when we eat, si kuya maka-understand naman kung si kuya. Kuya Lance, mas, ano na siya, mas caring na si kuya, no? So, mas gusto niya na I eat first, or kami ni daddy, we eat first, and then, siya ang mag-take care kay baby. Especially, kinag-sleep lang man si baby at that time. So, mag-watch lang siya kay baby. But, if mag-cry si baby, medyo kanang gamay lang ang movement ni baby. Medyo kanang, if mag-kunting movement lang ni baby, kung ano siya, kanang ma-worried na si kuya. So, he'll call me Dayan. He's scared na mag-cry-cry daw si baby. So, when we eat now, marami yung kanang kuan ka ng mga sundalo. Marami mga kanang just like soldiers na mag-eat, no? Di really na pwede na nga mag-chika-chika pa or kuan. So, very kuan na lang yun. Limited time to eat. So, kinanglan na magdali ko eat. Or sometimes, if I make sure nga sabay na ako mag-eat si kuya and si Lem, and then si daddy ang mag-take care kay baby. For me to have time para sa ilahan kay kawawa po, di ba? Well, mahati ang attention ako. We're very close, even before. And I wanted that to remain na inana. Na, although naana si baby, gusto ko ma-feel nila na wala yung na-change. I still love them, of course. Even si Kuya Lem. We always give time to him. We always say I love him. We love him. Na para ma-feel niya na ano? Para ma-feel niya na nothing has changed. Eh, imagine he's 11 years older than baby, and then we understood that it's hard for him as well to adjust. It's already 6 p.m. Magluto ako. Magluto pa si mommy after, or maybe si daddy na lang ang magluto. So see you later, mga sweethearts.